once again, we're back. Ayun, yung lihon, yung divorce, nangyari nun. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Nakikita niyo to. Yan. Tada! Ayan. Dalawa yan. Ilalagay ito sa ulo. At ngayon ko nga lang ulit ginamit. Namit ko yan nung kinasal kami, pasalubong. Or, kumbaga, yun yung regalo ng mother-in-law ko. Dala-dala ni Wishing In nung kakasal kami. Nung kinasal pa raw si mama nito. So, 32 years old na kami noon eh. So, 32 years na pala yun nung ibinigay niya to sa akin. At nakabalot pa yan sa pouch. So, nandito pa yan sa pouch nilagay ko. Yung pasalubong yan. So, 32 years, 27 years na sa akin yan. At ngayon ko lang ulit ginamit. Mama, thank you. Hindi ko alam kung wherever you are, kung nasa kabilang buhay na kayo or old age, well, I do respect. Naging mabuti rin naman sa akin ang mga biyanan ko. And sabi nga raw, mapapalitan ang mga ang asawa pero hindi ang ina. So, I look up to her at sabihan ng kong lalaki at lalong-lalo na kay Tako at kay Tasang. So, nung time na the night before nang magkapirmahan na kami ng divorce paper agreement, The following day, ay niregister na yun, inasikaso nila, and then binook na nila agad ako sa next flight. Without Uncle Chang's being my interpreter, inviting Uncle Chang for interpretation, hindi na nila gustong kausap pa si Uncle Chang. Kasi he will be on my side. O tayo na nalang ma-storgo yung matanda. Well, ako rin naman ayoko, nakakahiya naman na. That was so much for him. At he was not in good health at that time. So I don't want to disturb him as well. So, I relied na lang. We both relied dun sa interpreter nila, which is sila yung nag-intervene. They facilitated everything about the divorce papers from Chinese translation to English because I don't want to go back home na wala akong hawak na papeles. Even if it's only an agreement whatsoever, I need an agreement. Para meron akong ihaharap o dala-dala sa Pilipinas. Kasi lahat ng papeles ko legal and then I will come back here. Para naman akong hindi professional na pinakasalan. Kung hindi ko wala akong mga papeles na regarding divorce. Although it was in English and in Chinese and in English translation. It was stated there regarding the alimony and then the amount given and then the reason for the divorce.
So it was the traditional and cultural differences. Dito sa atin, merong annulment at may mga articles ng na mga binabasihan para sa annulment or mga separation. I didn't know that I'm going to be part of the, I will be in the legal world. Or nung time na yun, kasi ayoko na mga hindi, I always wanted to be legal, everything in black and white, everything, kahit it was so hard for me to accept. But in the end, I know God is with me at hindi niya ako pababayaan. And the only thing na ang hawakan ko ay yung legal papers ko. And the alimony as well. So, at the time, yung the following day will be my flight tonight. Siguro it take only mga 3 days or 4 days na gabi-gabi, the whole day, puro torture, lahat. And then, the night na ibigay na sa akin yung balik kami ng mga city hall, mga pinasign na sa akin. Ganun sa kanili. Sa municipio, pasasignin ka. O, ayan. Muna-muna, ikaw ay nakabook. Nandito sa book of records nila sa municipio na ikaw ay kasal kay ganito. Kasi ganito ay kasal sa'yo. Tapos, later on, ikaw ay divorced na kay ganito. Ikaw naman, in check, ay divorced na kay Pinay. Ganyan. Ganun na yun. So, the finality is, the night before, even the whole day, pagod na pagod ka naman na at least inisip ko, hindi ako uuwi uluhaan. Sige, bigayin na nga kaagad na makalayas na para naman kahit papano eh, makapagpahinga na yung utak ko tsaka kalooban ko saka iiyak sa ginawa niya sa akin. Pero may sama ng loob mo. And then, siyempre, dahil kada dosel mo, kahit papano, na-i-ease yung mo, na malinawan ang isip mo, matanggap mo yun, na, at face the reality of life, pagbalik mo dito sa Pilipinas. So, I have something to look forward to. I have something to use to start a new life. So, sabi ko nga, pagbalik ko dito, dapat may ganito na ako, ganyan-ganito. Pero parang blackout yung utak ko nun. Ninisip ko, anong nangyari? Baka nagkaganito? Ganun. So, thankful naman ako. I was so grateful with my tao. Dahil napakabait niya. So, the Phantom of the Opera, yun yung paborito ko. Because that was the time na nag-usap kami ni tao. Nagsiselos rin siguro siya si ex kay brother kasi kahit papano fluent kami ng English, kahit papano dalawa nagkakaintindihan kami. Kung paano siya ay mukhang native ay yung brother-in-law ko ay mestizo at marunong pang professional din. So parang ganun yung feeling ko sa kanya nung na-observe ko before mangyari yun. So, kinakompliment na lang ako ni brother-in-law. Anytime, Emmy, when you want to come back here, just tell me. When you want to visit, tell me. Call me. I know where they live. I know where they work. And dahil accountants sila ng tasaw ko, ng hipag ko. Eh, dun sa bank yun, sila nagtatrabaho. And then later on, when I came back after 8 years, just to finalize the divorce, you know, it took me 8 years to finalize the divorce kasi niloko niya ako. So, it was only an agreement of divorce yung binigay sa akin, which should be
finalized in the Ministry of Foreign Affairs and in our embassy in Taiwan, in Taipei. And it so happened, after nung namatay yung parents ko, that was in 2003, when I came back to Taiwan to finalize everything. So, para makapag-asawa rin ulit ako. Which it didn't happen. That was another story. But it is life. God's willing yan. Anyway, divorce had been a topsy-turvy way to tackle it and to accept the fact na it's very hard for Filipinos before na ano ka, ma-divorce ka. Pero, ang lola nyo, kino-compliment ko na lang sarili ko. Professional ako, di dapat lang. Maging katulad rin ako ng mga sikat, ng mga artista na o mayayaman dyan na nakapag-asawa na foreigner at may divorce. O diba? Wala man dito sa Pilipinas pa no, hanggang ngayon, eh na-divorce naman sa abroad. So that was the ano pala, that was the ano yun eh. Yun yung ano dun eh. Katotohanan dun eh. Once na nakapag-asawa ka mo ng foreigner, kahit hindi dito legalize ang divorce, kapag yung foreigner ay may divorce sa kanila at legal kayong kasal dito, pwedeng i-apply abroad kung saan yung saan yung foreigner. So, madaling i-apply yun doon. So, ayun, nagkataon naman kami. Nakakagulat, di ba? Hindi finalized. After 8 years pa, na-finalize ko. Kasi, hinakted na niya ako sa airport. Pagkatapos noon, the following day. Pagkatapos niya pag-torture. And the night before, nagpirmahan na kami. At inabot na sa akin yung pera. Ayokong pirmahan sana. Parang, ba't ka pa nga naman magpapaligoy-ligoy. O, yun na lang yung, ano mo, yun na lang yung presyo ng paghihirap mo, sama ng loob mo. At least yun yung presyo. At legal naman na presyuhan yun. So, yun na lang yung ano mo, yun na lang yung, ang tawag dun? Sour grapeing ba tawag dun? Yun na lang ang consuelo. Consuelo de bobo mo. Kahit maigsi lang yung panahon ng pagsasama nyo, at least hindi ganun, hindi na ako nabugbog, hindi na ako na ano, torture lang, emotional torture lang. And afterwards, that night na magkasama kami, magkakasama kami with the translator, parang farewell party, hello, main kami sa labas, katulad rin nung ano, nung bagong dating ako, kumain rin kami sa labas. At kumain pa rin kami sa labas nung gabi na pauwi na ako kinabukasan ng umaga. Walang tulugan rin yun. Nabilisan lahat. So, nandun si Bayo. Kahit pa paano, si Tako talaga yung nagpo-console sa akin. Na hindi ko na pinakikitang umiiyak ako. Masakad na yung dibdib ko para umiyak pa ako na umiyak. Tapos magang-magana yung mata ko. As sabi ni Bayaw, maging masaya na rin lang daw ako. Kahit pa paano, yung sama ng loob ko, mawawala na. Pero siya pa rin nagsabi na, whenever you wanted to visit us, you just tell me, you just call me, and I will assist you. Ganun. Nandun lang Bayaw ko. Pero yung ex ko, tuwang-tuwa pa siya. Kaya nung paglabas ko ng bahay, di syempre marketless eh. Ano, di pag umaga, maraming tao at saka yung mga kaibigan yung mga tendera sa harap ng mga ano, ng mga kung ano, mga binibenta.
nagulat, nakaimpake na ako. Siyempre, sa harap ng ano ng store nandun na 'yung mga maleta ko. Lumapit 'yung isang suki ko dati sa sigarilyo, nakilala rin ako. Sabi niya ganun. Chinali. Saan daw ako unta? Widja, Philippines. Widja means go home. Go back to Philippines. Way. Wishyama. Which means why. Sabi kong ganun. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako kay ex. Tapos nakangiti ako. Sinabi ko sa kanya, womanly hon.